So mga lods, bago tayo magpakain ng mga scorpion natin, no? Update ko lang kayo, no? Ito yung female natin na Parabatus bilosus orange morph. And kakamult niya lang, oh. At unfortunately, bad molt siya. Ayan, no, may naiwan pa. 8 eye na to. At ang malupit dun, patay na siya. Akala nyo, inhandle ko yung scorpion, no? Hindi ako mag-handle ng scorpion na ganito kasi highly venomous tong scorpion na to. Sure ako rito, tegi ako dito kapag na-sting ako nito, no? Isa tong, alam ko level 4 yung venom na ito, eh. Ayan, maximum venom ng mga scorpion, level 5. So alam ko, level 4 to, kaya hindi ako mag-handle nito, no? Sayang lang, no? Ang laki ng pibilosus, oh. 18 star, no? Ito yung female natin. Nanginayang ako dapat pala. Nung 7 eye siya, minate ko na siya rin sa male ko na bilosus na orange. Hinintay ko pa kasi siyang mag 8 eye. Tapos yan, na bad molt siya. Pansin nyo, naiwan dito. Ay, sayang. Pero wala, eh. Ganun talaga. Ang laki, oh. Sa mga desert scorpion kasi sila yung mas venomous. Tapos hindi sila ganun lumalaki. Hindi kagaya nito. Ito yata pinakamalaki sa mga desert scorpion, eh. Ewan ko lang. Comment kayo dyan sa baba, no? Sa mga expert dyan pagdating sa scorpion. So ngayon, gagawin natin dahil tayo na to. Ipapakain na lang natin siya rin sa male na bilosos. Matagal ko na rin dinadiet yun. Kasi nga, hinihintay ko magmulto. Pero yun nga, kapakain natin to. So, ito na nga yung mail natin, oh. Ito, 7 eye pa lang to. Pakain na natin to. Ay, paalam sa'yo. Sana kainin. Ay na. Natin, para kunwari pumapalag. Ganong action kasi patay na yung male na, yung female natin. Natin kung i-sting siya. Galaw-galawin natin. Ayun na. Gisting na. Gisting ka pa. Hindi niya makapa. Galawin pa natin. Wala na yung female natin. Makita nyo, laki ng female natin sa male, oh. Sayang. Ang gandang breed sana nito. Ang ganda sana ng kalalabasan ng mga anak nito. Malalaki sana. Pero wala, eh. Hanap na lang ulit tayo ng female. Ganun talaga sabi. Diba-diba ka dyan. Halos apat na linggo ka ng hindi ko makain, puro tubig lang. Ayaw niya talagang mag-sting. Patay na kasi yung scorpion, eh. Ay, paalam sa'yo. So, next species naman tayo. So, ito naman yung Parabatus transbalicus natin. Na 7i. Ito male to. Ito yung pinag-moltan niya. Kaka-molt lang din na ito nakaraan. Siguro mga 2 weeks ago. Ito siya, oh. Yan. Kanta rin, oh. Angas din ng mga patrons, eh, no? Kahit common to sabi ng scorpion. Oh. Ang taba ng buntot. Huwag na huwag ka magpapasting dyan. GG ka dyan sa mid. Tara, pakainin natin to. Bigyan natin to ng male na lats. Ayaw pa kumain, ah.
kakain ka ba? Naku mo, ayaw yata. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ikabulan, sayang, hindi niya nahuli. Hindi ka pang hindi makuhanan. Talawin ulit natin. Ay na. Nahuli rin. Ganda rin ang pareha batos trans balikos. Oh. Ganda rin ang mga P-trans kahit sa B common na to. Pero ang ganda pa rin. Okay, next pieces naman tayo ng scorpion. So, next naman natin tong female ko na Androctonus australis. Ito, 4A pa lang ito eh. Ganda rin na ito. Ito, isa to sa akin consider na pinaka-venomous, no? Hindi siya yung pinaka-venomous, no? Nasa list siya. Kasama siya sa top 10 ng list na pinaka-venomous ng scorpion. Level 5 yung venom na itong scorpion na to. Kaya hindi ito basta-basta pag na-sting ka. So try natin kung kakain to. Bigyan natin to ng female na lats na matabang-mataba. Medyo nanghina na yung lats na piga ako. Ay na. Ay, angas. Angas. Angas eh, no? Parang Sun King lang ng Dota 1. Shoutout sa mga Dota player dyan, no? Dota 1 sa Dota 2. Parang nag-barrow strike lang eh. Parang nag-dagger siya rin eh. Ay, hindi, nag-barrow strike. Ang haba ng barrow strike, nakakaganims na. Ganda talaga nito. Ay. Okay, next naman tayo na scorpion. Ito naman yung Parabatus maximus natin, mga lods. Ito, parthenogenetic to. Tama ba? Parthenogenetic. Kusa itong nanganganak itong scorpion na ito kahit wala itong kamating. Kusa silang nanganganak, kusa silang nagpapak. Ganda rin ito, color, medyo color orange na may pagka-pale na yellow, tapos may pagka-dark brown. Makinin natin ito. Galing mo na natin yung hides niya. So, bigyan natin ito ng adult na female. Napiga ako na naman yata yung ipis. Medyo malaki sa kanya yung ano ah, lats ah. Ano? Galaw. Ayun na. Mukhang mabibigla na naman ito ah. Kali hindi ko kano napipiga yung lats. Ay na. Ay na. Ay na. Ang angas. Nice. First blood. Papansin nyo. Nawala agad yung kulit ng ipis, oh. Paralyze agad yung ipis, eh. Wala na. Deads na. Mas talaga ng mga parabotas kumain. Angas. Tara, next tayo. Bago pa umaba itong video. So, ito naman. Ito yung
Potentota Franz Ranieri ko. Ito na sa 4i na to. Ayan o. Ganda ng kulay, di ba? Ayan si Kobe. Pangalan na ito, Kobe. Ayan o. Black and yellow. Angas ni Scorpion, no? Uy, uy, uy. Nagagalit lang. Nice. Uy, sablay ka, Kobe, nako. Hindi niya na-sting. Talaga ng kulay na itong Scorpion na to. Nangihina na to. Hindi niya naman na-sting. Wala na. Iwan na lang natin yan dyan, mga lads. So, next na species tayo ng Scorpion. So, itong last natin, mga lads. Napapakainin. Ito yung si Sun King. Yung kaninang color parang may pagka-white na pagka-pale yellow, no? Ayun yung female natin kanina. Ito naman yung male natin na Androctonus australis. Ito, 6-inch star na to. Ayun yung angas nyo. Naghihintay na mabibiktima sa lungga nyo. Ito yung pinagmolta niya nakaraan. So ito, dahil nauna itong mag-6-eye, mas nauna itong nag-molt dun sa female natin. Kasi yung female natin 5A pa lang eh. Pinapakain ko to once. Isang beses lang kada dalawang linggo. At pinapakain ko rito ito. Itong. Uy. At ito ang pinapakain ko. Yan. Medyo ampaw kasi yung mga male na lats. Para ma-diet natin tong male natin na Stralistra. Ayun na. Ang bilis. Namatay yung ilaw. Ang bilis. Gutom na gutom. Dapat pala pinalabas muna natin siya, no? Hindi mo lang siya lumabas. Mas tumatangin na ang mga Scorpion, no? So, yun lang mga lods. Eto, tuwan-tuwa na sa pagkain nyo. Ito namang isa ron. Dala-dala na rin yung male, ay yung female na lods. So, mga lods, eto na yung update sa female natin na Pibilosus na 8-inch star. Wala na. Ayan na siya. Tanggal na yung ulo. Ito yung male natin, bundat na bundat to. Sana mag-mold din to sa 8i. Tapos, shoutout sa'yo bro, Almar. Salamat din sa mga bumati din sa birthday ko, no? Thank you kay Agud's Backyard. And salamat din kay Sir Bobby Rubia sa pag-add sa akin sa GC. Maraming salamat. Almar, shoutout sa'yo bro. Yun ang pag-usapan natin, alone tayo dito. Since yung female ko, ito, ayun na lang siya oh. Wala na akong female. Kaya, ngayon, itong si male, alone tayo. Kahit taga Mariloka, ako pupunta dyan sa'yo, ha? So, comment ka na lang dyan sa baba, kaya DM mo na lang ulit ako. Abangan ko yung 4-inch star. Tama, 4-inch star yung female mo eh. Napag-usapan natin. Kaya yan. Kasi, alam ko sa mga Scorpion, kahit male saka female, may nakapagsabi sa akin, parehas lang daw sila ng life expectancy or yung tinatagal ng buhay. Pero, ewan ko. Di ako ganun kaya expert pagdating sa Scorpion eh. Comment na lang po kayo dyan sa baba, no, yung mga mga expert pagdating dito sa mga Scorpions, lalo na rito sa mga itong mga deadly Scorpions, mga venomous.
So, ayun na siya. Bundat na bundat. Hindi niya na kayang ubusin yung ayun dapat yung ano niya eh. Iskoran niya eh. Wala na. Stock mold. Sayang. Pero wala na. Okay lang yun. Move on tayo dun. Yun lang mga lods. In-update ko lang kayo dito. Bundat na bundat siya oh. Ano yun? Kumain ka pa rin? Medyo may amoy na. Maamoy na yung bangkay ng female. So, ayun lang mga lods. Maraming salamat. Tatapon ko na to. Tapon ko na tong natirang katawan ng female. Mabaho na rito sa enclosure. Baka langgamin pa. So, ayun lang ulit. Maraming salamat sa panonood.